Share screen. Okay. So, again, class, engineer ko in here, naniniwala sa kasabihang, ang taong kinikilig sa akin, nakatitig. So, again, class, let me just, ano, share my screen for a while. Okay. So, before we start, class, So, before we start, class, I would like to assign a secretary. So, the use or the work of the secretary, class, is to confirm whether our screens are in sync. So, what I am to ask, class, is, and I'll ask you if this is what you see in your screen, and then you'll just reply if it's our yes or a no. Okay? So that you will see what I am talking about. Okay? So, is there any volunteer? In class, what you do is to act as a secretary. You'll just confirm whether what you see on your screen is what I am showing you. So since there is no volunteer, class, I'll just choose, no? So let's choose the first one in the list. So is Mr. Laranang around? Okay. So again, ganun, no? You'll just confirm if what you see in the screen is what I am showing you. Okay. So let's start. Okay. 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 So again, dapat ang nasa screen setting class is the PowerPoint presentation. Tama? Okay. So let's start class. Again, what we are discussed today is all about unit cost derivation and analysis. Okay, so first up, class, we are to define, let's define, class, the unit cost method of estimation. So technically, class, in terms of estimation, parang meron tayong, we have one common method. It's called, class, the unit cost method, and it's defined as, ito, unit cost method of estimation in construction starts with dividing a project into various components. Tapos, those components, class, we are to get the unit cost. We calculate the total cost of each component. And then we sum all those individual components to get the total project cost. Okay? So that is the most common way or method of estimation. Okay? So technically, class, we have two variations of estimation. So ang variation nila, class, it varies on... Ayan. So dapat, class, ang nasa screens natin is the two variation of estimation. Tama? Yeah. So, meron tayong dalawang variations, class. One is, yun, di ba nga, because they separate, parang they divide into components. So, it varies, class, by the division. So, how will you divide the work of the project? So, the variations, the most common or generally, there are two variations. So, first one, class, is ito, yung by item of work. So, technically, class, if you divide the project by item of work, parang the project is divided into major work components such as yung concrete works, class, form works, steel works, tile works, yung painting, and the like. Okay? So that is the first variation, class. You divide the project by the item of work. Okay? So second, class, we have the division by structural member. Okay? So pag ganito yung ginamit natin, class, the project is divided into major structures of the project such as yung footings, yeah, the column pedestal, yung grade beams, yung first floor column, second floor beams, and so on. Okay? So, para mas ma-imagine nyo, class, ganito yun. So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung two variations. Tama? Yeah. So, at the left, class, ito yung itsura, class, if you divide the project by item of work. Okay? So, as you can see, class, ito yung divisions, no? The one I've circled. So, parang you divide the project into items of works. So, andyan yung, class, andyan yung site works, yung form works, yung reverse concreting, and so on. Okay? Second naman, class, on the right half of the screen, by structural member. Okay? So we divide it, class, by parang yung excavation, yung septic tank, foundation, column pedestal, and so on. Okay? So technically, class, what is the main difference of the two? Technically, the main difference here, class, is in terms of parang how you will conduct the project, how you will construct. Okay? By item of work, kasi, class, ito yung parang more or less you want to
parang itambak na lahat yung materiales. Okay? So that's why class yung parang you divide it by forms of work. Okay? For you to have an idea class of yun, the individual components. Yung second variation ng class, yung structural member, more or less, ito yung galawan natin kapag you want to parang supply the site weekly, something ganun. Kasi diba more or less class, it is divided by structural member, pero in a way na parang you divide it by how it is constructed. Okay? So una diba class mo, una yung excavation works, so more or less yung foundation muna, and then maybe the septic tank. Yan. So parang your supply class in the site, you divide it by what your work is, something ganun. Okay? So again class, these are the two general variations. Again class, by item of work or by structural member. Okay? So we define unit cost class. So unit cost class is defined as the price of an individual component or element of the work. So as you can see a while ago, yun, parang di ba, we divided it. So a division class is called a unit or a component. So yung unit na yung class represents a block of work, material, or combination. It depends ha class on how you will divide it. Okay? So nasa iyo yun. It's either on the estimator class or depende class dun sa nag-procure ng services mo. Okay? So technically class, ang pinaka ang ating pinaka topic ngayon class is how to derive the unit cost. Tapos how we will use the unit cost. Okay? So dapat class, ang nasa screens natin is the derivation of unit cost. Tama ba? Yeah, okay. So how will you derive the unit cost class? So more or less class, the unit cost is very powerful. Kasi you may use class the unit cost in many situations. I will show you situations by and by class. You can also use this one's class, this unit cost, to parang make a rough or yeah, super rough. It's like something specific na ano, specific estimate of a project, a future project based on your past projects. Okay? So for in here class, as you can see, for us to get the unit cost, our main formula is, we just have to divide class the total unit cost. So this unit cost class, ito yung unit. So unit, again class, this is the component or the element. So it may be the excavation works, the septic tank. Depending class, what component we are talking about. Dividing class by yung given quantity niya. Okay? So titignan natin class, an example is ito sa baba. Ito. So technically class, ang kinukuha natin dito class is the unit rate. Okay? Ito yung in-circle class. This one. Okay? This is our very goal. Okay? So how will we get this one class? Supposedly, given dapat class, what is the total amount of the said component or unit? So ito yung class, if you're talking about the excavation works, dapat given class yung total cost niya. So supposedly class, given rin dapat yung quantity niya. Okay? Tapos kung ano yung unit ng quantity niyon. So for us, that class to get the unit cost or the unit rate, we are just to divide the total cost of the unit, which is the excavation works, divided class by the quantity. Okay? So ganun natin makukuha yung class. So kung titignan natin class, supposedly, tapos natin yung calculator. Okay? So sample lang natin class yung excavation work. So simple lang, no? Again, class to get yun, yung sa excavation works. So para makuha natin class kung ano yung unit cost ng excavation works, total amount lang class divided by quantity. So kung titignan natin to class, ganun yung galawan. So yung 15K divided by class yung 60 ng quantity niya, supposedly yan yung unit cost niya. Okay? So kung sasampalin natin class yung sa septic tank, so again class, total cost lang. So yung 41,211 divided class by yung quantity niya. So eto, 19. Okay? Ito na class yung unit cost natin. Okay? So unit cost natin class, the unit is syempre yung unit class ng ating formula. So ang unit ng formula natin class, peso over whatever is the unit of our component. Okay? Gets ba? If you have any questions class, you just ask. Okay? So continue natin class. So more or less class, let's start with a problem. Okay? So first problem class, ito. So using the class, using the given unit cost of the holding area. So we have a, ito, parang we have a bill of quantity class of a given project, specifically class a one-story holding area. Okay? Tapos yung quantities of bungalow residential building. So ito yun. Yan, ito yung quantities ng ating bungalow. Okay?
So, balik ko. So, again, class, dapat ang nasa screens natin is problem number one. Tama ba? Okay. So, the problem wants us to compute the total cost, class, total project cost of the bungalow residential building using, class, itong BOQ nung past project natin. So, technically, class, this is, just think of it as a past project. So, we have data from our one-story holding area. So, the data here, class, we will use to solve for the total cost, total project cost, class, of a bungalow residential building. Okay? So, paano natin gagawin yung class? So, mas malinis pag Excel, no? So, ilagay ko na lang sa Excel. So, again, class, we are going to use the quantities of this one. Yan. Ano ba tayo? Ito, class. So, i-confirm ko lang, class, supposedly, ang nasa screen natin na split sa dalawa. So, at the left half, class, andito yung project natin. This is our present project, the bungalow residential. Okay? Tapos, at the right screen, class, andito yung past project natin, the one-story holding area. Okay? Tama? So, the problem, class, requires us to compute for the total project cost, class, of the bungalow using our data from the holding area. Okay? So, paano natin gagawin yun, class? So, technically, yung gagawin lang natin dito, class, kung titignan nyo kasi, for us, class, to get the total cost of each item. So, focus tayo, class, dun sa left half. Okay? So, dun sa left half, class, para makuha natin yung total project cost, class, ng bungalow residential building, we are to get the total cost or yung mga subtotal, class, for each item of work. So, yun nandito sa left natin. Okay? So, meron tayong 15 items of work, class, no? We are to get the subtotal of each. Tapos, we add, class, all of those subtotals to get, class, yung total project cost. Okay? So, kung titignan nyo, class, again, di ba, sinabi ko na kanina, class, for us to get, class, yung total cost nito using the unit cost, we just have to get or fill up this column. Okay? Para makuha natin, class, yung subtotal for each item. Okay? So, yun, class, yung use ng past project natin. Okay? Supposedly, class, pwede natin gamitin yun. Kasi more or less, class, same naman sila. Same in a way, class, na one story siya. So, more or less, class, yung labor tsaka materials natin, class, parehas. Okay? So, more or less, class, para magamit natin yung unit rate na to, dapat alam muna natin, class, kung paano natin to kinuha. Okay? So, yun na lang pala muna, class. Paano mo ba kinuha, class, yung unit rate nito? Okay? So, doon muna tayo, class, paano tayo nag-arrive dito? Okay? So, more or less, class, ganito yung nangyari dito. So, nanggaling, class, yung BOQ na yan. So, ang derivation ng unit cost, class, magagaling dapat yan doon sa bill of materials natin. Okay? So, malabo pala. Okay? So, pakita lang natin, class, paano natin i-derive yung unit rate or like unit cost. Okay? So, pag napalabas natin, class, how did we arrive with this unit rates or unit cost, saka natin sagutan yung problem 1. Okay? So, saan ba manggagaling yan, class? So, technically, manggagaling yung unit rate natin, class, dun sa bill of materials. Okay? So, kailangan lang natin buksan, class, yung bill of materials natin. Nasa baba pala. Eto. Okay? So, dapat, class, ang nasa screens natin, lakihan natin. Yan. So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung bill of materials, class, nung past project natin na one-story holding area. Tama? Yan. Okay? So, again, class, paano natin makukuha yung values dito? Yan yung goal natin. Okay? So, paano natin kukunin yan? So, ang galawan lang dito, class, gagamitin lang ulit natin yung ating formula. So, isa lang yung formula natin, class. Ang formula lang natin, class, for unit cost is ito. Okay? Yan lang. So, ang need lang natin dito, class, is yung total unit cost ng pinag-uusapang component, tapos ano yung quantity niya. Okay? So, more or less, class, pag nagbibid ka kasi, di ba lagi namang given kung ano yung quantities natin? Kumbaga kasi, class, pag nagbibid ka,
para hindi na mahirapan naman yung magbibid, ibibigay na nila yung quantity. So ang sagot mo na lang dito, class, ano yung unit rate? Okay? So given yung mga quantity na to, class, so parang ang pinaka-given natin, class, is this one. Supposedly, class, bibigay nila yung quantity. Okay? So ibibigay nila yung bill of materials. So yung bill of materials natin, class, ito yun, no? Naka-specify yan per component. So item 1 natin, class, is site works, tapos form works. Okay? So dito naman, class, ang sasagutan mo lang, as discussed dun sa previous lecture natin, no? Binadiscuss ko naman. Para lalagyan mo lang, class, ng unit cost, makukuha mo rin yung materials cost, tapos yung labor cost. Tapos more or less, class, dito na nagvavary yung mga bids natin. Kung ano yung galawan mo, class, dun sa labor cost mo. Okay? Pero since our subject, class, is only focused on quantity surveying, so eto, gagawin lang natin percentage. Hindi natin kukunin, class, yung exact. Okay? So ang galawan natin sa labor cost, class, is a percentage of the material cost. Okay? So ang ginawa ko dito, class, ginawa kong percentage. So ang ginamit natin na percentage dito, class, is 40%. Okay? So to get, class, yung labor cost natin, mamultiply lang natin yung materials cost by 40%. So that 40%, class, yung 40% na to, class, depende yun sa estimator. Again, class, dito nga nag-vary yung mga bids natin. How you will pay your quant, class, manpower. Okay? So ganun yung class. So again, ang kailangan lang natin dito, so ito yung given, di ba? For us, class, to get, para makuha lang natin, class, kung ano yung total, kailangan natin kunin yung total amount. So pag nakuha na natin yung total amount, class, saka lang natin makuha yung unit rate. Okay? So paano natin gagawin yun? Kailangan natin mag-split screen. Okay? So kailangan natin fill upan lang, class, yung table ng total, itong column na to. Okay? So saan natin kukunin yun, class? Kukunin lang natin yung direct cost dito per item. Ito na nga natin to. Yan. Para kasha. Mag-open pa ako ng isa, class, no? Please bear with me. Ay, mali. Wait, i-save us ko na lang, class. Wait lang, dead air. Ayan. Okay? So, again, class, i-confirm ko lang. Supposedly, dapat ang nasa screens natin, nahati ulit sa dalawa, no? So, nung nasa left half, class, andito yung bill of materials nung ating holding area. Okay? Tapos yung nasa right half, class, supposedly, eto. Right half, class, dapat andito yung ating yung same, class. Pero this time, class, ito na yung BOQ niya. Okay? Tama ba? Okay? So again, class, ang gagawin lang natin, class, kailangan natin kunin yung total, subtotal, class, for each item of work. Okay? So kung titignan nyo, class, para makuha lang natin yung total, class, kailangan lang natin kunin yung sum ng materials cost tapos yung labor cost. Okay? So i-add lang natin yan. So unahin natin, class, so focus tayo dito sa left half. So para makuha natin, class, yung subtotal, darn. Subtotal, class, ng site works, i-add lang natin, class, yung materials cost plus, class, ito. Okay? So supposedly, class, kung titignan nyo, ang sagot natin is 11,756. Okay? I-double check natin, class, gamit yung calculator. So 3,900, class, yung materials cost plus, class, yung 7,856.25. Okay? So kung titignan nyo, class, nagtali siya. Okay? So tuloy-tuloy lang natin yun. Okay? So titignan nyo, class, ganyan yung gagawin natin. Okay? So ang gagawin lang natin, class, tuloy-tuloy lang natin. So ang next item natin, class, andyan na yung form works. So ang gagawin lang ulit natin, class, again, i-add lang natin, class, yung subtotal ng materials cost plus, class, yung labor cost. Okay? Supposedly, class, ito yung sagot. Okay? So tapusin ko lang, no? So ituloy-tuloy lang natin, class. So ang next item natin, class, is yung rebar. So again, class, materials cost lang plus yung labor cost. Okay? So yeah. So item 4 natin, class, is yung concreting. Okay? So same lang, class. Materials cost plus yung labor cost. Okay?
So pag tinapos natin yung class, ang magiging labas lang nito, yun na yung nasa task. Ito. Okay? So, kung titignan nyo class, dapat ang nasa screens natin yung left half kompleto na siya. Tama? Nakasang ko lang yung volume nito. Bulin. Tama ba class? Yes. Yan. Okay? Next na ginawa natin class, pag nakompleto na natin yung total cost, again, di ba ang ginawa lang natin class is in-add lang natin yung materials cost to labor cost for each item. Okay? So, para ma-derive na natin yung unit rate class, ang gagawin lang natin, balik lang tayo sa PowerPoint. Ito. So, ito lang yung formula natin class. Okay? So, ang gagawin lang natin dito class, kukunin mo lang yung total unit cost. So, ang pinag-uusapan natin unit class is yung site work. So, divided lang class dun sa quantity natin. Makuha na natin yung unit cost. Okay? So, titignan natin class, ito. So, kunin lang natin yung total cost nung site works divided class by yung quantity niya. So, ito na yung sagot. Okay? Double check natin class gamit yung calculator. So, yung 11. Ayan. So, ito no? Yan. Divide lang natin class ng 30. So, yan na yung lalabas. Okay? So, i-drag ko lang dito class. Matatapos na natin yung buong column na yun. Okay? So, with this class, dapat alam na natin class kung saan galing yung data na yun. Okay? So, ganun lang class kasimple yung yun. Okay? So, balik tayo class dun sa problem 1 natin. Okay? So, since alam na natin class kung saan nang galing yung unit rate or yung unit cost, pwede na natin siyang gamitin. Okay? So, technically class, ang gagamitin lang natin class is yung naka-highlight na to. Itong orange. Okay? So, ang galawan lang natin dito class para makuha natin yung total cost nito, kukunin lang natin class kung ano yung unit rate. So, ang pinaka-problema lang natin class na natin kukunin yung unit rate, again nga class, yun. Ito yung use class ng data ng holding area natin. Pwede natin class i-recycle ito kasi more or less class similar project naman sila. Okay? So, ang nag-iba lang dito class kung i-compare nyo, magkaiba na class yung data niya, yung quantities niya. Okay? Kasi nga magkaibang project na sila. Okay? So, ang gagawin lang natin class is kukunin lang natin yung unit cost niya per item. So, kung titignan nyo class, nagkataon, ginawa ko talaga, na parehas yung item of works nila. Items of work. Okay? So, kung titignan nyo class, kung ano yung arrangement niya dito, ililipat lang natin dyan. Okay? So, pag nalipat na natin dyan class, pwede na natin makuha yung total cost for each item. Gets ba class? May questions ba tayo class? Kung may questions tayo class, speak up lang tayo. Hindi ko kasi makita yung screen so dapat verbal class yung ating raising ng hand. Okay? So tuloy natin class. Again, para makuha natin class yung unit rate for each component class. So copyin lang natin class yung unit rate natin dito sa past project natin, specifically class yung holding area. Okay? So kung titignan nyo class, yan yun. So i-drag ko lang class, no? Ayaw niya. Sige, isa-isayin natin. Ulit. Okay? So, kunin natin yung class. So, yung formworks class. So, ito yung formworks natin. Yung unit cost niya. Ayaw niya. So, drag lang natin yung class. So, nag-i-error. Sige, isa-isayin na lang natin class. So, yan. Baka pwedeng i-copy. Isa-isayin na lang natin class. Okay, so yung concreting class. So, again, ito yung concreting. Yeah. Tapos, CHB layering class. Ito yung unit cost niya. So, lagyan na lang natin class ng borders para hindi tayo malito. Yan. Okay. So, equal sign class ng plastering. So, ito na yung plastering class, no? Tapos, yung woodworks natin class. So, ito unit cost ng woodworks. Ito naman class yung sa roofing. Ito naman class yung sa waterproofing. Tileworks. Painting. Look, Excel ko. Ayaw nyo madrag. So, kailangan natin isa-isayin. Okay? Sa electrical naman class, ito yung ating yan. Plumbing class, ito. So, yung 10K.
Okay, doors, ito percept, ito namang class yung ating windows. Okay? So, titingnan yung class na buo na natin siya, no? Okay? So, next class, ang gagawin lang natin class para makuha yung total or yung subtotal class per component, kukunin lang natin class. So, yun ulit. Ito lang, isa lang yung formula natin class. Okay? So, medyo flexible siya. So, para makuha naman natin class yung total unit cost, imultiply lang natin yung quantity times yung unit cost. Okay? So, ganun lang. So, again, class, again, itong unit cost niya, imultiply natin class ng quantity. Okay? So, yan yung makukuha natin class. I-double check natin sa calculator class. So, yung yung unit cost natin class na 391.88 centavos times yung quantity natin class na 550 square meters. Okay? So, yan yung sagot. Ay, hindi siya naka-round. Sige, round. I-round off natin class. So, bakit ganyan yung class? Hindi kasi naka-round off yung unit cost natin. Okay? Kumbaga, ayusin ko na lang dun sa kabila. Okay, para magtali naman sila. Ito. Okay? Hindi kasi naka-round off to class. So, i-round off natin class into 2. 2 decimal places. Okay? So, suppose yung class, nagtali na yung nasa calc natin. Ito. So, titignan yung class, tama na, no? Sakto na siya na 19,594. Okay? So, kung titignan yung class, ganun lang ulit. So, ganun lang yung gagawin natin class. So, pwede na itong i-drug. Yan. Okay? So, kung titignan yung class, ito. Ganun na. So, i-double check natin class. Pili tayo. So, tignan natin yung roofing class kung tama. So, ito yung data ng roofing, no? Ang gagawin lang natin class, again, di ba, follow the formula only. So, our formula is, in total, para makuha yung total cost, so, supposedly class, wala to, no? Okay? So, para makuha yung class, ito yung gagawin natin. So, unit rate lang class, or unit cost, so yung 1,119.69 class, times yung quantity. So, ang quantity natin dito class is 81.2 square meter. So, ito yung roofing, okay? So, yan dapat yung sagot natin. May Excel natin class again. Ito, i-multiply lang natin class ng unit, ay yung quantity niya. Makukuha natin class yung total cost. Okay? Tapos, we just follow class what is in here. So, ang gusto niya class, para makuha natin yung direct cost, kailangan lang natin isum class lahat ng direct cost per item. Okay? So, para makuha natin class yung indirect cost, 10% lang daw class ng item A. So, kunin natin yung 10% nun. Okay? So, for us class to get the total project cost, i-add lang natin yung indirect plus yung direct. Okay? So, again, class more or less dito, depende yun sa estimator. Okay? Ikaw actually magbibigay niyan kung paano may solve yung indirect cost, kung ano yung percentage. Okay? So, dyan rin class isang nagbabary yung mga bids natin. Okay? So, yun na class. Ang sagot natin class sa problem number 1, so, balikan natin yung problem 1. Ito. So, di ba, ang ginagawa lang natin class sa problem 1, supposedly class, we are to solve or compute class yung total project cost of the given bungalow residential building using class yung unit cost natin of our past project, specifically class yung holding area. Okay? So, ginamit lang natin class yung unit cost, i-multiply lang natin sa quantity, makukuha natin class yung subtotal per component, tapos, follow lang class kung ano yung nandito. Okay? Gets ba class? May questions ba tayo? Questions? Questions class? Again class, if you have any questions, gawin natin verbal. So walang questions, wala pa. Okay, i-reserve nyo mamaya. Okay? So wala tayong questions class, ituloy natin. Okay? So, again class, ito yung sagot natin no? For problem 1. So, problem 2 class, more or less, i-push natin. Okay? So, dito class, meron na tayong analysis. Okay? So, ang analysis natin class, meron kasi tayong project. So, more or less class, ang project natin, ito. Two-story residential. Okay? So, ikwento ko na lang class para mag-guess yung problem, no? Bakit kasi pag-English eh.
Ah, sige, basahin ko muna. So, yung problem natin, class. So, supposedly, we have a project. So, yung project natin, class, is a two-story residential building. Ito. Okay? So, supposedly, class, isipin nyo na lang, ito yung project natin. Yan. Ito. So, two-story residential. Okay? So, a week has passed since the construction started of the residential building. Okay? Excavation of the 10 footings. So, kung titignan nyo, class, so focus tayo dito sa left, no? So, yung bahay natin na to, class, meron tayong 10 poste. So, since we have 10 columns, class, supposedly, we're to have 10 isolated footings. Okay? So, excavation of which, class, of those 10, parang is nearly finished. Okay? Tapos, dumating daw, class, yung when the company surveyor arrived and informed the site engineer that the mohon. So, technically, class, meron tayong tinatawag na mohon. So, ang mohon, class, is a representation of lot line. Okay? So, more or less kasi, class, pag naghuhukay rin tayo ng excavation ng footings natin, class, dapat meron tayong reference point. Okay? So, ito, class, yung site dev, no? So, focus tayo sa left half, class. Ito yung site development plan ng ating bahay. Okay? So, balik tayo dun. So, ang nangyari daw, class, dumating yung nag-survey ng lot. Okay? More or less kasi, class, before magpatayo yung site engineer. Okay? Siyempre, class, mali-layout muna sila. Kung before sila mag-excavate, class, mag-layout sila kung saan ba yung huhukayin. Okay? So, paano nila ili-layout yan, class? Dapat meron silang reference point. So, ang reference points natin, class, is yung lot line. So, kung titignan nyo, class, yung corners ng lot, meron tayong tinatawag na mohon or like yung concrete cylinder, class. Diyan nilalagay yung mga mohon. Okay? Tapos yan na rin, class, yung ginagawa natin na reference point kapag magli-layout tayo, class, kung saan dun yung huhukayin natin. Okay? So, ang nangyari dito, class, a week daw, class, so before sila mag-excavate, nilay-layout yan, more or less, class, kasama na yung surveyor na to. Okay? Kasama yung surveyor na yan, class, tinuro niya kung saan yung mohon ng lote nyo. Okay? So, yun na, class, yung gagamiting reference point ng engineer para ma-layout niya, class, kung saan yung huhukayin. Okay? So, more or less, class, naghukay sila. After a week, class, bumalik yung surveyor na to. Okay? Sinabi niya, class, mali daw yung tinuro niyang mohon. Okay? So, due to the mistake, class, the existing excavations, so again, class, di ba nga, almost finished na yung 10 excavations na yan. So, meron na tayong existing excavations. So, dahil sa maringa, class, yung tinurong reference point, magmo-move ngayon to. Okay? So, kung wari, class, meron tayong road. So, ito yung road natin, no? 3 meters wide. So, ang tinuro niya, class, is ito. So, focus tayo, class, dun sa left half. So, ito yung problem natin, no? Ang tinuro niyang reference point, class, is itong circle. Okay? Pero ang totoo pala, class, is supposedly yung square na yan. Okay? So, ano yung magiging effect, class? So, meron tayong existing excavations. Okay? So, ito yung ginamit nating reference point, yung bilog, yung circle. Okay? Pero mali yan. Ang dapat pala na reference point natin, class, is yung square. So, kung titignan nyo, class, ang difference in distance nila, class, meron tayong 3 meters. Okay? So, ang mangyari, class, yung existing natin, yung existing excavations natin, class, supposedly, magmo-move siya ng 3 meters towards the road. Okay? Gets ba natin, class? So, simply said, class, di ba, naghukay na tayo. Pero mali yung hinukay natin, class. So, itong mga hinukay natin, class, kailangan natin siyang i-abante. So, abante, class. So, kung reference natin is yung PowerPoint, kailangan niyang bumaba ng 3 meters. Okay? So, more or less, ang gusto ng problem, ay, hindi niya sinulat. So, meron pa tayong data dito, class. Ang data natin, class, supposedly, close, yung footings daw natin are to be excavated at a depth of 1.5 meter. Okay? So, hindi nakasulat, class. Pero dito, class, supposedly, kung titignan nyo kasi yung kwento, class, kasalanan yun ng surveyor. Kasi, class, siya yung nagturo ng maling reference point. So, walang kasalanan yung site engineer dito. Okay? Ngayon, class, yung surveyor naman na to, aminado siya, class, nakasalanan niya. So, ang gusto niya, class, i-compute ngayon ng site engineer na to kung magkano yung cost. Taba back-upan niya. Okay? So, problem 2, class, ang requires of problem 2, ano yung cost? Okay? Kumbaga, class, ano yung cost? Nung buo, sabihin na natin yung buo. Ay, hindi. Ano, class, yung cost na babayaran niya? Kumbaga, yung back job. Okay? So, kumbaga, class, lahat ng existing excavations natin, kukwentahin mo ngayon kung magkano. Okay?
Tapos yun yung isa-solve natin. Okay? So, meron tayong given class. So, ganito yung itsura ng site development. Ayan yung itsura class, no? Tapos ito yung data natin class. So, meron tayong data class. So, dapat makikita nyo class dun sa left ay right half ng screen class is yung data. So, mayroon tayong table class, no? Tama ba class? Okay. So, kape-kape tayo class. Pag inantok tayo, magkape tayo, no? Stretch. Hindi ko naman kita. Okay? So, ito yung data natin class. So, meron tayo ng existing excavated part. Okay? So, yan yung na-excavate class. Tapos, ito yung additional. Okay? Mag-gets pa natin yung problem class. So, ang una nating record sana yung camera ko. Okay? Maliit masyado. Iusog ko na lang, no? Ayan. Okay? So, again, class, ang una nating record. So, nag-guess yun naman yung kwento, class, no? So, i-summarize ko lang ulit yung problem. So, merong existing excavation. Okay? Nagkamali yung reference point, class, ng existing excavation. So, kailangan i-correct. Okay? So, ang nangyari, class, nag-move yan. So, kung titignan nyo, class, ito yung movement. Okay. Intindihin natin yung class. Ayan. Para mas ma-imagine yung problem. Okay? Again, ulitin ko yung problem class para gets natin, no? So, titingnan nyo class, di ba? Ito yung plano nung building footprint, excavation plan, ay foundation plan class ng ating bahay. Okay? So, ang nangyari class, again nga, di ba, nagkamali yung tinurong mo hun. So, yung mga hinukay nating class, medyo walang kwenta. Kasi class, gagalaw. Okay? So, kung titignan nyo class, dito sa right half ng screen natin, meron tayong red. Nakikita nyo ba yung red? Okay? So, meron tayong red squares dyan class. So, ang meaning ng red squares na yan class, ito yung existing excavation. Okay? Tapos yun nga, di ba, nagkamali nga yung reference point. Ang mangyayari, class, lahat ng hinukay natin, so lahat yung red na yan, class, lalapit, bababa siya, class, ng 3 meters. Okay? So dapat, class, yung tama dito is yung green. Gets ba natin, class? So yung mga red na to, class, maliit ba masyado? Ayan. So mas malaki na, no? Again, class, yung red, yan yung existing. Okay? Yung green, class, ito na yung corrected. Okay? So, ang una natin isosolve dito, class. Yan. So, ang una natin isosolve, class, is ano yung amount of yung 1 week na yun. 1 week's job. Okay? Or in short, class, magkano yung isisingil natin dun sa surveyor na nagkamali? Okay? Given, class, yung data na to, syempre dapat ito pa rin yung data. Kasi hindi naman natin tinapos ng sagad, di ba? Ito yung data natin, class. Yan. Okay? So kung titignan nyo, class, may grids lang tayo, no? So ito yung given. Ito yung given. Okay? So meron tayong given, class. Ito yung na-excavate. Okay? So, may grids lang yan, class, ang interpretation natin ng table para alam mo kung anong footing yung hinukay, class, tapos kung ano yung nahukay. Ito yun. Okay? So, meron siyang length tapos width. So, 1.4 by 1.4 siya, class, no? So, kung titignan mo, class, yung A1, so, supposedly, class, ito yun, no? Ito, yung red na yan, class. So, nakuhukay na siya ng buo, class. Kasi, di ba, ang depth ng footing natin, 1.5. So, kung titignan nyo, class, yung footing na yan, nakuhukay siya ng buo. Okay? So, same class, kung titignan nyo yung B1, tignan natin kung ano yung mga nahukay ng buo. So, kung titignan nyo itong mga footings na yung class, nahukay na siya ng buo. Okay? So, kailangan lang natin i-solve class lahat. So, madali yung una class kasi kailangan lang natin kunin yung volumes nito. Ano yung total volume niya? Okay? Mas madali atang i-quan pala to. I-excel. Okay?
So, magkano klase yung babayaran ng surveyor? Okay. Yes. Or yung amount. Simplihan natin. Okay. So, yung requirement one class is the amount to be paid by the surveyor. Okay. So, paano natin kukunin yung class? So, madali lang. Kailangan lang natin kunin class kung ano yung volume. Okay. Ay, hindi pala sinabi class, pero ito yun, no? Meron tayong, kasi before mag-start yung project class, nag-bid ka na dyan, no? So, technically class, meron ka ng list. May BOQ ka na yan. Okay? So, para sa project natin na to class, ito yung BOQ natin. Okay? So, ang pinakagusto natin sa BOQ, again, class is yung unit cost. Okay? So, ang galawan lang dito class, ang formula natin, ano yung amount to be paid by the surveyor? So, ang galawan lang dito class, kailangan lang natin kunin, no? So, dito na papasok class. Ito na isang application class ng unit cost. Ayan. Okay? So, kunin mo lang class kung ano yung volume. So, ito class equal to amount to be paid class by the surveyor. Kukunin lang natin class yung volume. Excavated. Okay? Kasi di-divide natin ay mumultiply natin class dun sa unit cost. Okay? So, kailangan natin class yung unit cost ng excavation works. Okay? Again, class yung data na to. Ito yung data ng yung project natin. No? Kailangan natin i-multiply class sa unit cost of yung excavation work. Kasi di ba excavation work naman class yung yun sa problem natin. Okay? So, ganun class yung formula natin. So, ito yung galawan natin. Okay? So, paano natin gagawin yung class? So, gamitin lang natin class. So, ang kailangan lang natin dito. So, kung titignan nyo, again class, di ba? Meron na tayo nung ito. Meron na tayo class nung unit cost. So, okay na tayo sa unit cost. So, ang problema na lang natin class para makuha natin yung amount to be paid by the surveyor. Kukunin lang natin class kung ano yung volume excavated natin. Okay? So, paano natin kukunin class yung volume excavated? So, para mas maganda class, gamitin natin yung Excel. Okay? So, bubuksan ko lang yung Excel class. Yan. Ba't may laman na? Gising pa ba tayo, class? Okay? So, yan. So, more or less, class, again, ito yung galawan natin, no? Nasa left half ng screen. So, paano natin kukunin, class, yung babayaran ng surveyor? Ang kailangan lang natin dito, class, is to get yung total volume. Okay? So, ano yung total volume natin, class? Yan. So, paano makuha yung total volume, class? Madali lang naman, di ba? So, titignan lang natin, class, yung given table. So, meron tayong data class on the excavated part per footing. Okay? So, titignan nyo pas ang malaga lang dito. Yan. So, para makuha yung volume excavated class, kukunin lang natin per footing, multiply lang natin yan class. Okay? Length times width times height. Okay? So, ganun lang. Simple lang naman siya. Okay? So, again class, di ba? Yung length class, yung multiply natin by width times yung height. Okay? So, i-double check natin class using the calculator. So, yung 1.4 class, 1.4 times 1.4 times yung 1.5. Okay? So, more or less class, yan. Tama naman, no? Okay? So, i-drag ko lang class. Technically, ito na yung volume per footing. Okay? So, kung titignan nyo class, hindi naman lahat talaga natapos. Okay? So, natapos lang hukayin yung class kapag yung depth niya is 1.5. Okay? So, again class, ang pinakailangan lang natin dito class is ano yung volume nung excavated within that week's work. Okay? So, ang gagawin lang natin class, i-add lang natin lahat yan. Okay? So, gamitin natin yung calculator class. So, meron tayo ng 2.94 plus class yung 1.8032 plus class yung 2.7048 plus class yung 2.94
plus class yung 0.245, okay? Plus class yung 1.078, okay? Plus class yung 2.94 na tatlo. Okay? Supposedly class, ang total volume natin, pag in-add natin lahat to, yan. Check natin. Tatlong 2.94, 1.078, 0.245, 2.94 na dalawa. Ako lang ng isa. Okay, so dapat ito class is dalawa. Okay, so supposedly class, nag-tally na siya yan. So for first requirement class, no? What is the amount to be paid by the surveyor? Yan. So meron na tayo ng total volume. So ilagay lang natin dito class, no? So ituloy lang natin to. Yan. Okay. So, sundan lang natin yung class. So, yung total volume excavated. So, meron again tayo class, di ba, 23.471. Okay. Times class yung unit cost ng excavation. So, unit cost ng excavation class, again, yun yung 250. Okay. So, ito class, imumultiply lang natin ng 250. Halagyan natin ng units. Okay. So, 250 pesos class. So, ang unit class ng ating ang unit class ng ating excavation works unit weight ang gagaling dyan. So, 250 pesos class. So, focus tayo sa excavation works. Ano yung unit niya? Nung quantity. So, per cubic meter. So, cubic meter. Okay? So, ang makukuha natin dito class, imumultiply lang natin yan. Ito na yung babayaran ng surveyor. Okay? So, imultiply lang natin ito class. So again, meron tayo yan, 223.47 cubic meter times class yung 250 pesos per cubic meter. So ito na class yung babayaran ng surveyor natin. Maliit lang pala. Okay? So supposedly class, ito na yung babayaran niya, 5,867.75. Okay? Ilag natin. Yan. Okay? So, ito class yung babayaran nung surveyor. Iisipin nyo class, maliit lang para sa isang linggo. Baka isa lang naghukay. Okay? Gets ba class? Kaya sigising pa ba tayo? Kaya pa? Okay? So, may mga certain ano siya class? Applications. Okay? So, ituloy pa natin. Kaya pa natin to. Okay? So, again, class, yan yung una. Okay? So, second requirement natin, class, number two, no? So, i-up a notch natin. Okay? So, di ba, nag-gets nyo ba yung kwento natin? So, di ba, ang kwento natin, class, again, ganyanin ko na nga. Ang kwento natin class device, ito. Okay? So, meron tayo class existing excavations. Tapos, yung existing excavations natin class, kailangan natin i-correct. Ang correction niya class, supposedly, ito, pupunta, mag-move siya class, bababa. So, sa reference natin, bababa class ng 3 meters. Okay? So, yung mga green na square dito class, ito na yung corrected natin. Gets ba? Okay? So, ang second requirement natin, class, if the engineer will continue the work, so, yung work na to, class, yung excavation, no? Excavation. Okay? So, if the engineer, class, will continue the work, magkano yung gagastusin pa niya? How much more to how much more will it cost? How much more will it cost to
complete the excavation work. Okay, so parang the work. Yan. Okay, so ito yung second requirement natin, class. So again, class, kung i-correct ngayon ng engineer yan, magkano kaya gagastosin niya para matapos lahat? Okay? So paano natin sasagutan yon? So ito, class, medyo may trick siya. So ang trick dito, class, kung titignan nyo, kasi di ba may nahukay naman? Okay? Kumbaga, in a way, class, hindi ka magsa-start from scratch. Okay? Kasi, class, kung titignan nyo, di ba, yung red, again, meron tayong red, yan yung existing. Ngayon, class, yung corrected, ito yung green. Okay? So kung titignan nyo, class, focus tayo dun sa, i-zoom ko, no? Yan. Okay? Focus tayo, class, dun sa left half. So kung titignan nyo, class, yan. Kita ba, class, yung binilugan ko? Ito. Kita, guys. Okay? So kung titignan nyo, class, again, di ba, yung red, ito yung existing. Okay? Yung corrected, class, ito yung dapat mong hukayin. Okay? So anong meron dyan, class? So anong meron dyan? Anong pinaglalaban ko dito, class? Pinaglalaban ko dito, class, may part na nahukay na. Okay? So kung titignan nyo, class, may mga tinamaan. Kumbaga, class, kung nahukay na sana to, konti na lang yung huhukayin mo para mahukay mo na yung buong corrected excavation. Nag-gets ba natin yun, class? Okay? So ang tanong dito, class, magkano pa yung gagastusin ni engineer para makompleto yung excavation works? So technically, hindi mo kukunin yung total volume. Okay? Baka sabihin natin, class, kukunin mo lang yung total volume. So kung meron tayong 10 excavations, class, kukunin mo lang yung dimensions niya, kung ano yung excavate natin, class, per footing, times 10. Times yung unit cost. So hindi ganun yun, class, no? Kasi, class, may nahukay na. Kumbaga, hindi ka magsa-start from scratch na parang ibabackfill mo lahat para parang bagong-bago. Saka mo ulit hukayin. Okay? So hindi tayo efficient nun. So ang gagawin mo lang dito, class, i-correct mo lang talaga kung ano yung tinamaan. Okay? So with that, class, kailangan lang ulit natin yung given. So ang given natin, class, more or less, ito yun. Yan. Okay? So dapat, class, ang nasa screens natin is yung given. Yung table, tama ba? Konti na lang, class. Kaya natin to. 5 minutes. Okay? So ito, class, yung given. Excavated, na-excavate. Okay? So kung more or less, class, kailangan natin kunin kung ano yung additional excavation. Again, class, sa additional, sa computation natin ng additional excavation, we have to keep in mind, class, ano yung na-excavate na. So kailangan natin tong picture na to, class. Kasi, class, dito mo makikita, nakakad naman to, so medyo accurate. Okay? So for footing A, ito. Okay? Gumalaw lang yan ng konti. Parang ganun. Okay? So kung titignan mo, class, again yung part na to. So kung titignan natin, di ba, itong red, class, supposedly, ito na yung A2. Tawag yan. Bakit example yan? Saan ba? Ay, yung A5 na lang, class. Ito. Okay? So hanapin natin yung existing na A5, class. So, kung titignan nyo, class, ito yung pinag-usapan natin, yung na-excavate na, no? So A5. Okay? So kung titignan nyo, class, yung buong A5 na hukay yan. Existing na siya. So saan yung position, class, ng A5? So focus tayo, class, dito sa red. Sa red squares. So A5, class, kung titignan nyo ang A5 natin, class, andito. Okay? So kung i-compare natin, class, yung A5 tapos yung A3. Okay? Yung more or less, class, parang konti na lang yan. Parang sumakto. Okay? Zoom ko, no, class? Yan. So again, class, di ba yung red, yun yung existing. Again, class, ito buong-buo na hukay na yan. Okay? Tapos meron na lang tayo, class, yung green. So kung titignan nyo, class, may konting correction pa tayo dito. Ayan. Okay? So ang huhukay na lang natin dito, class, is yung part na to. Yan. Okay? So ganun, class. More or less, may mga gantong situations, class, na kailangan natin mag-analyze. Okay? So ang galawan lang natin dito, class,
using yung picture na to class, kukunin natin yung volumes nung kailangan pang hukayin. So, ano yung mga kailangan pang hukayin class? So, i-shade ko na lang, no? Ito. Okay? Ito. So, technically, nakadepende rin kasi andun sa nahukay. Okay? Pero, yan. Okay? So, more or less yun yung mga yun. Nag-gets nyo ba yung point? Okay? So, more or less class yung part na yun. Kailangan hukayin. Ito, huhukayin din. Okay? So, kung titignan nyo class yung tatlong nasa baba, o walang tinamaan yung class. So, ito, full class na hukayin. So, yan na class yung, kung titignan natin class yung A, A5. Okay? So, kung titignan natin class yung ating table. Ito na. Yan. Okay? So, kung titignan yung class, no? Yung tatlong footing class na nandun, so yung A5, so kung titignan natin yung A5 class, so ang additional excavation niya, ito. So, buong buo. Okay? So, yung interpretation ng table natin class, ito yung excavated, tapos ito yung portion na i-excavate pa from the drawing. Okay? So, kung titignan natin class yung A5 na corrected, ito, buong buo yan class, huhukayin mo ng buo. Okay? Same class dun sa C5. C4. So, yung C4 natin class, buong-buo rin yan. Okay? Tapos yung sa D4. Okay? So, you get the idea naman na, no? Okay? So, more or less class for to answer the question. So, tiwala na lang muna tayo dito, no? So, more or less class from the table na to. Ang pinaka-remaining volume natin class is ito. Okay? So, technically class para makuha natin yung amount. What is the amount? Yan. So, what is the amount class, no? For us to complete all the excavation work. So, kukunin lang natin class. So, meron tayo dito. So, from yung kanina, sinolve natin. What is sinolve natin? Okay? Ito na lang yung remaining volume. Okay? So, meron tayong remaining volume to be excavated. So, volume to exca. Okay? So, all things considered, class, we are to excavate. Yan. Meron pa tayong excavate class na 90.03 cubic meter. Okay? So, ganun na yun. Kumbaga, ang mahirap na part lang dito, class, is paano kuunin to. So, since nakuha mo na yan, class, balik lang ulit tayo dun sa kaisang formula natin, class, to get the amount. So, yung para makuha natin, class, yung amount. Okay? Kukunin lang natin, class, yung quantity. So, quantity, class, times unit cost. Okay? So, para ma-solve natin class, magkano pa yung gagastosin para matapos lahat-lahat ng excavation works. Dito lang para kita. Okay? So, yung quantity natin class na 19.03 cubic meter, i-multiply lang natin class dun sa ating unit cost. So, ang unit cost natin class para sa excavation works, di ba, meron na kanina yung class, 250 cubic meter. Okay? So, para ma-solve natin yan, class, i-calculate natin. Tapos, yun na yun. So, meron tayo class yung 19.03 times 250 pesos per cubic meter. So, ito na class yung total amount na kailangan pa natin para supposedly. So, all things considered na to class. So, materials to labor. So, more or less wala namang materials dito class, no? So, ito na yung buo. So, ito pa yung gagastusin class para makompleto mo na lahat ng excavation works. Gets ba class? So, time na. Okay. May questions ba tayo? Thank you, sir. Ay, sige, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Yes, sir. Thank you, class, for going out of your way to attend the meeting. So, attendance lang tayo, class. Asan na yung tiled? So, para sa attendance natin, class, kindly open your cameras. Gising pa ba kayo? Kung wala tayong camera, class, mag-chat na lang kayo. Open it, class, for parang 1 seconds. Tapos, off.
just to confirm class name attendance natin. Yon. Thank you again class for coming. Thank you for your support. Yan, okay. Salamat ng marami. Yung module 6 setting class, i-upload ko next time. Also class, yung recording of this one, I will upload na. Siguro dagdagan ko pa na examples kung meron pa. Okay? So again class, thank you for coming. I really appreciate it. Good day. Sige. Thank you rin. Bye.